Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa Patrings Kusina! Tatlong ingredients lang guys ang ihahalo natin sa ating itlog. Simpleng proseso lang at siguradong makakagawa na kayo netong very yummy eggdog with veggies on stick! Samahan niyo ako at alamin natin kung paano gumawa nito. Tara na po at magsimula na tayo! Para sa ating recipe ay gagamit tayo ng 5 piraso ng medium size na itlog. Mag-add tayo ng 1 teaspoon ng asin. Kung gusto niyo pa maglagay ng iba pang dry ingredients na pampalasa ay pwedeng-pwede po. Mag-a-add na tayo ngayon ng shredded carrots. Gumamit ako ng food processor, pero kung wala kayong food processor, ay pwede nyo naman po itong i-chop ng maliliit. At ihalo na po natin ito sa ating itlog. Next naman po ay mag-a-add tayo ng 1/2 cup ng na-chop natin na spring onion. Idadagdag na natin ito kasama ng ating carrots. At sa pangatlong sangkap na ilalagay natin sa ating egg ay gagamit tayo ng 2 piraso ng jumbo hotdog na hiniwa ko din sa maliliit. Ang ginamit ko lalagyanan ay microwavable disposable. Pinahiran ko lang yung buong surface nito ng oil. Pero kung gusto niya ng melted butter ay pwede rin naman po. Meron kasi akong rectangle na glassware. Kaso hindi kasi siya kasya dun sa steamer ko. Kaya ito yung ginamit ko. Kung wala po kayong steamer, pwede kayong mag-steam sa rice cooker. Ngayon po ay naibusan natin ang ating microwavable sa ating egg. Ang ating egg mixture sa ating microwavable. Baliktad. So, ayan, kung nakikita nyo, saktong-sakto yung dami ng ginawa natin doon sa sukat ng ating Tupperware. O, nung disposable. Ilagay na po natin ito sa ating steamer at steam lang natin ito ng 15 to 20 minutes. Yung takip ng ating steamer ay balutan natin ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig yung ating recipe. So after 20 minutes, ayan na siya! Tandararan! Very attractive yung itsura niya. Lahat ng sangkap, no, kung nakikita nyo, nag-float, no? Lumutang lahat sa ibabaw. Kaya ang ganda-ganda ng color. Ngayon ay dahan-dahan lang natin ito tanggalin sa ating lalagyanan. Special mention ko po pala si Ma'am Rochelle Quinyes dahil gumawa siya at nagtinda siya ng Choco Banana Duo! Kung meron po kayong gustong i-share sa akin na mga luto nyo na mula sa aking mga video, ay mag-message lang po kayo sa aking Facebook page. I-follow nyo na din po ako sa aking Facebook page. At baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay mag-subscribe na po kayo. Pakiclick nyo na rin po ang bell notification para updated po kayo sa mga next videos ko po. Ngayon po ay i-cut na po natin ito sa 6. Yung size ng ating recipe ay depende sa kung anong size ng gagamitin nating molder o Tupperware. Kung mas malapad, mas marami yung maididivide natin. Masigit pa sa 6. Pero mas magiging payat ito per piece. Okay, tara, let's na sa ating SOS! Shout out session! Shoutout po kay Sheila May, Kiro Kakado from lokal ng Kaunlaran, distrito ng Camanava, Sherry May Unabia from Bayawan City, Camille Retoma Vlog,
Daryl Lee Capati, Lizelle Paulino from Manila, Karen Tauro from Cagayan East at kay Lance Channel from Butuan City. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ngayon naman po, sa bawat piraso na ating hiniwa ay maglalagay tayo sa kanila ng barbecue stick. Pero hindi po tayo magbabarbecue ha. Tutusukan lang natin sa ng barbecue stick. Siguraduhin lang natin na nasa gitna ito. Tapos isagad natin ito hanggang dulo. Tapos i-flip na natin ito. Ayun, very cute! Wow! Ngayon naman po, sa isang pan ay maglalagay tayo ng kaunting mantika para i-fried na natin ang ating egg dugong stick. Remind ko lang guys, i-fried lang natin yung side by side ng ating egg dugong stick at yung ilalim nito. Ginagawa natin ito para mas lalong magkaroon ng enjoyment sa pagkain nito dahil crispy ito on the outside at soft and fluffy naman on the inside. Pero kung kayo naman po ay health conscious at ayaw nyo na mamantika, wala pong problema. Skip na lang po ninyo yung pagpa-fried. Kung gusto po ninyo itong gawing business, dapat meron po kayong steamer. So nasa sa inyo po yan kung anong diskarte ang gagawin ninyo sa shape ng ating recipe. Pwede kayo gumamit ng kahit anong molder para mas makagawa pa kayo ng mas marami. Pwede rin walang stick o meron stick. Ang masasabi ko lang ay talagang solid, talagang masarap. Alam nyo guys, asin pa lang ang nilagay ko dyan na pero sobrang sarap na. Huwag kayo maglalagay ng toyo o patis ha kasi may tendency ito na baka lalo lumambot yung ating egg mixture at madurog ito. Para sa kompletong costing ng ating recipe ay i-click nyo lang po ang icon na yan at basahin nyo mabuti ang description box natin sa ibaba. Kung nagustuhan nyo po ang recipe natin for today, ay huwag nyo pong kalimutan na i-like ang aking video. Subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits po tayo next week. Bye-bye!